Good morning po sa inyong lahat. Bali, nandito po kami ngayon sa Bonade, Indonesia. And we're loading coal cargo. As of now, this barge is 5 of 8 na scheduled na pinapagin nila sa amin. No? So, pang lima pa lang to. So, yung barge na yan is around 7,500 metric tons. And our vessel is booked to load around 59,094 metric tons. 59,094 metric tons. So, sa ngayon, medyo mabagal yung loading nila, no? Expected naman yun dito sa Anchorage dahil nga sa loading kami ng by ship screen. So, apat na kayo yung meron kami dito sa handy size na barko na ito. So, sa ngayon, medyo natagalin kami rito at naging problema ngayong tubig namin. Water discipline na kami. Tapos, mula nung dumating kami dito nung September 19 pa. Today is October 8 na. So, yan po. Siguro makakaalis kami, makukompleto yung cargamento around October 12 pa. So meron pa kang 4 days na instead dito sa Anchorage ng Bonate. So yan po yung coal. Sa mga hindi nakakaalam, yung coal po yan po yung mga ginagamit sa power plant. Kumbaga, cooling siya, no? General siya, yan po yung ginagatong nila dun sa mga terminal nila, power plant. So this coal is not a high grade, no? Low grade lang ito siya, kung mapansin nyo yung kulay ng coal na yan, hindi siya ganun ka itim, no? Hindi siya yung madaling masunog. So okay para sa amin to, hindi masyadong delikado para sa amin na ibiyahe ang ganitong klase ng cargamento, unless na yung coal na yan is a masyadong high grade, nag-grade siya ng methane tapos ng carbon. So may mga kailangan gawin na para maingatan yung pergamento. Pero syempre, hindi pa rin tayo pwede maging kumpiyansa, no? Sa procedure, susundin pa rin namin yung pag-monitor sa pergamento na to. So itong barko ko ay handy size vessel, no? First time ko rin sumakay ng ganito, merong apat na crane. So usually yung barko na to nagkakarga ng mga grains, pero mula nang sumampa ko rito, ito yung first loading ko, coal pa rin nakakagamento katulad ng mga previous vessel ko. So yan po, yan po yung takot na grab. Talagang it takes time, no, para maubos yung cargamento na yun. Sa 7,500 metric tons, minsan inaabot sila ng around 12 hours load yan sa barko namin. Capacity kasi ng grab around 14 cubic meter lang. So nakadepende sa storage factor ng kargada. Siguro mga sa isang dakot nila makaka 10 metric tons lang sila, no? Kasi 44 cubic feet yung storage factor ng kargamento. So sa ngayon, makikita nyo yung kargamento sa barko namin, di ba siya ganun kapuno? Bali, pagka bumundok na yan, in order na papantay nila yung sa loob, ipapasok nila yung mga bulldozer nila. Nandun sa starboard side yung mga bulldozer, yung isa nandun sa barge. So, siguro tomorrow, pagka makapagkarga pa ulit sila, kasi minsan, isang barge lang may kakarga nila sa isang araw, eh. Kasi binabiyahe pa nila yan. Yung layo namin sa land area, around 14 nautical miles. So, malayo-layo rin talagang babiyahe ng barge. Tapos, hindi lang kami yung barko na kinakargaan dito, no? So, it takes time. Okay rin naman, medyo nakaka-relax kami ng konti. Hindi yung puro biyahe lang. Ngayon, medyo maambon-ambon, no? Pero hindi naman ganun ka, no? Kaya okay lang na tuloy lang, ano, loading operation. Kagandahan, ubos na yung balas ko. So, kahit pa paano, relax lang, monitor na lang sa operation ng cargo. So ngayon, nandito ako with the third officer. Pumasal ako ng konti dito sa bridge para
tanaw ko, no? Kasi kung doon ako sa ship's office ngayon, doon sa opisina ko, eh, nakikita ko nandun at cover. Kasi natatakpan nga ng takip ng bodega na yan. Ayan. 6-0.
6056 dito, 57. 60265 dito, sir. Isa pa, saglit lang. Iyan nila niyan. 60. Okay, 6057. Ayan, 57. Sagat lang. Yan, sige, ilan yan? 0. Okay. 6-0 dyan, 5-7 dito sa port side. Sabihan mo yan, ha? Yes, sir. 5-7, port side. Ang range nyo kasi dito, sir, 6-0 hanggang 6-5. Okay, sige, sige, ha? Bali, tinitignan din yan. Okay, ha? Seven, ha? No. 6-0 and then 6-5. 6-0, 6-5. Yes, 6-2. About 6-2. 6-2, 6-2. Here, 55. 55, yeah. So we just wait the ladder.